Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita'y nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa sapagkat ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng pulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno,
karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakikita. Nakikinig ngunit hindi nakaririnig at nakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, 'Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin kayo ng tumingin at hindi kayo makakakita, sapagkat naging maporol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa kanila. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon, mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan ho, habang ako ay nagdadasal sa isang simbahan,
meron ho akong katabing isang lalaking iyak ng iyak. At sa kanyang pag-iyak, naririnig ko ho yung pighati niya sa kanyang panalangin sa Diyos. At ang panalangin niya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, bakit nangyayari o bakit nangyari ang bagay na ito sa akin? Kaya pagkatapos niyang manalangin, nagkaroon ako ng pagkakataon makausap ang lalaking katabi kong nananalangin. Ang tanong ko sa kanya, bakit ka umiiyak? Sabi niya sa akin, Kuya, nawalan kasi ako ng cellphone. Nanakawan po ako ng cellphone. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka nang umiyak. Bumili ka na lang ng bago. Sabi niya sa akin, Kuya, hindi mo alam ang sinasabi mo. Yung cellphone na yon, pinagpagudan ko. Yung cellphone na yon, pinaghirapan ko. Lahat na lang ibinigay ko para makabili lang ako ng cellphone na iyon. Minsan sa buhay natin, akala natin kaya nating sabihin ng magaan ang isang para sa isang taong nahihirapan. Kapag merong taong namatayan ang minamahal sa buhay, madalas nating sabihin, mag-move on ka na, ganyan talaga ang buhay. Pero hindi naman talaga natin nararamdaman ang hirap ng nararamdaman ng iba. Madalas nating sabihin, kaya mo yan. Pero kaya nga ba talaga? Bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa araw na ito? Dahil ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na tunay ngang alam ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa. Alam ni Jesus ang pagdurusang dinaranas ng bawat isa. Bakit? Dahil siya mismo ay naging kagaya natin. Si Jesus mismo ay nakaisa natin. Si Jesus mismo ay naging taong kagaya natin. Anong pagkakaiba natin kay Jesus? Si Jesus walang sala. Yun lamang ang pagkakaiba natin kay Jesus. Hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, lahat ng pagdurusang maari nating maharap sa buhay, alam ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa ating ebanghelyong napakinggan, ganyan din ang tanong sa kanya ng mga apostol. Bakit sa patalinghaga po ninyo pinapaliwanag ang inyong mga turo? Bakit kayo gumagamit ng talinghaga? Ano po ba itong mga talinghaga na ito? Ito yung mga kwento na kung saan ibinababa ni Jesus sa pamagitan ng kwento ng buhay ang kanyang mga turo. Kaya nga kung mapapansin po ninyo ang talinghaga ng Panginoon, saan ho ito nagpapatungkol? Sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga mangangalakal, upang mas maintindihan ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay, laging nandoon ang mensahe ng Diyos. Sa mga ordinaryong pagkakataon sa ating buhay, sa mga ordinaryong kwento natin sa ating buhay, laging merong ipinaparating na mensahe ang Diyos. At anong klaseng mensahe ang pinaparating sa atin ng Diyos? Nakaisa niya tayo. Anong mensahe lagi ang pinaparating ng Panginoon? Alam niya ang ating kalagayan. Alam niya ang ating mga pagsubok, mga hirap na hinaharap sa ating buhay. Dahil ang Diyos laging nakikiisa sa atin. Kaya nga mga kapatid, napakagandang paalala po ito para sa atin na kailanman ang Diyos naging malayo sa atin. Magandang paalala ito sa atin na kailanman ang Diyos ay hindi lang isang Diyos
na nasa malayo at hindi natin natatanaw. Ngunit ang Diyos, kapiling pala natin, kasama pala natin sa bawat minuto ng ating buhay, sa bawat kwento na dinaranas natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipinaparamdam sa atin ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Ipinaparamdam lagi sa atin ng Diyos na kapiling natin siya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tingnan, may kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanya tayong storya sa buhay. Pero pansinin natin na sa bawat kwento natin, sa bawat storya natin, nakikiisa ang Diyos. Kasama ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasig ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa ating panalangin sa Ama. Ang ating panalangin, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambahayan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito. Bagkos maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay ng isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, tunay na kasama at kapiling natin sa ating buhay. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Paalaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan at ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa gisag ng araw.